Hey mga bros, balibalita nga, ito pong TNT Tropang Giga, handa rin, sumubok ng mga ibang offers kapag iti-trade nila, ito pong si JP, oy si Poy, mga kabros, balibalita nga, dito sa TNT Tropang Giga, marami silang gustong alisin na sa kanilang lineup dahil nga sa mga attitudes like Mikey Williams, and ito rin si Poy era mga kabrods, ang dahilan naman kay Poy, yes, medyo may attitude din ito sa laro. Sa laro lang mga brods ha, pero sa mga sahuran, hindi naman yan. Katulad ni Mikey Williams na nagde-demand ng sahod. Pero dito na nga, sa mga laro, minsan kasi moody ito pong si JP Eram, nasisira niya yung chemistry ng TNT Tropang Giga, takbo ng laro ng TNT every game. So yun nga, minsan napipikon, hindi niya nakokontrol ang kanyang ulo. Tapos mga kabrods, ito pong si Eram ay nagiging injury prone na rin. Sabi nga nila parang Anthony Davis ito ng PBA, onting talon lang sumasakit na agad yung mga kanyang katawan at mga paa. So yun nga mga brods, ito pong si Eram, gusto nga itong i-trade ng TNT. Baka sakaling maganda yung mga offers ng mga ibang kuponan, ay yun ang kanilang kukunin. So mga brods, isa sa mga SMC teams ang may gustong kunin o talagang gusto, ito pong si JP Eram, ang kanyang servisyo mga brods, isa na ang SMB at isa na rin ang barangay na bro San Miguel. Pero ito pong SMB, gusto rin kasi nilang i-trade din ito pong si Mo Tautua. So baka nga ibabalik na nila ito sa TNT Tropang Giga. At ito pong TNT ay mas gusto nga nila yung physicality po nito ni Mo Tautua kaysa kay JP Eram. Dahil yun nga, mas physical daw si Mo at gusto nila itong ibalik sa TNT. Dahil alam naman natin, dito nakilala si Tautua sa TNT Tropang Giga. So ngayon, ito pong si Eram ay mapupunta naman sa SMB. Ito naman yung papalakasin ng SMB. Dahil alam naman natin ang programa ng SMB Company mga abroad sa SMB Management. Isa sila sa mga maganda talagang programa ng mga conditioning training mga kabrods. Like ito nga, pinapalakas nila talaga yung mga players nila. Hindi sila nagpapabaya ng mga players mga kabrods. So yun nga, syempre kapag may edad ka na, dun na nila papabayaan. Pero ito pong si JP Eram ha, may potential rin naman talaga ito. Hindi naman ito kukunin ng Gilas Pilipinas ng ilang beses nang wala lang. Dahil yun nga, may shooting si Eram. Physical din kung maglaro kahit papaano. Tapos nadadala siya ng kanyang init ng ulo. Dapat makontrol yun ni JP Eram. Syempre, ikaw ba naman, araw-araw mong ka-ensayo. Ito pong si John Mar Fajardo. Syempre, hindi ka pa ba gagaling nun? So, kailangan talagang magpalakas lalo ni JP Eram. Magpalakas ng katawan, magpalaki ng katawan. At yun nga, iiwasan niya yung mga injury prone na yan. Kaya nga maganda kasing sistema sa SMB. So yun nga, syempre hihintayin din natin ng TNT Tropang Gigang sagot ng TNT kung talagang kukunin ba nila si Tautua ulit. Pero syempre si Eram, alam naman natin isa rin ito sa mga key factor na rin ng TNT Tropang Giga. Pero para sa akin mga bro, siguro fair trade na rin ito. Pero ang tanong, ipapabayaan ba talaga dapat ng SMB si Tautua knowing nakakakampiyon lang din nila last season? Ngayong All Filipino Cup kasi, sila ang nagdedepensa ng kanilang titulo ngayong All Filipino Cup. Kaya kailangan din nila ng mga ganitong bigs like JP Eram. So kahit mawala si Tautua, nandyan din naman si Eram. So yun nga lang mga bro, so may experience na si Tautua, kaka-champion lang din ito. Kaya pag-iisipan ito mga bro, kaya sa lahat po ng mga SMB fans, fair trade ba ito? Time out muna tayo mga brods. This video is brought to you by GGBet, isang trusted website mga brods. Marami kang pwedeng pagtayan dito, table tennis, mapa basketball, NBA, boxing, MMA, Mobile Legends. At saktong-sakto, marami tayong upcoming games sa NBA mga brods. Kataya tayo dito sa Toronto ng 1-2 at tignan nyo naman ang balik. Napakalaki talaga mga kabrods, 9K. At dito naman, kukontra tayo sa Lakers. Tataya tayo ng 2-5 sa Philadelphia. At tignan naman ang balik mga brods, 10K agad. Madali lang din ang pakashin at pakashout ni GGBet mga kabrods. Pwede ka sa Paymaya, under maintenance din ng GCash, mapabank transfer, coins.ph or Bitcoin. Mga bros, ilalagay nyo ang ating promo code. So punta kayo sa menu, promotions, para nga dumoble ang iyong bonus. So mga bros, lalagay nyo lang ang ating Dunk 2024 na nakapin dyan sa ating comment section sa ibaba. Bros, yun nga, kung gusto mong kumita ng malaki, kay GGBet ka na. So dito naman po tayo, no, sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga pong si Roosevelt Adams. Alam naman natin na nasa Japan B-League na ito. So syempre short background lang, galing Terra Firma Gepetto. Season 20 to 2021, umalis na agad. Dahil yun nga, nagpa-release siya sa Terra Firma para makalaro sa ibang bansa. So yun nga, nakapirma siya dito sa Kagawa 5 Arrows.
ng isang taon lang mga bros. Tapos nirelease siya ng Tagawa 5 Arrows dahil yun nga hindi nila nagustuhan yung performance ni Roosevelt Adams. Nung narelease nga ito, buti nga may kumuha sa kanya nung May 2023 last year mga bros, pero bumaba na ang kanyang division. Nasa division B2 na siya ng Japan B-League dahil yun nga sa Kagawa 5 Arrows, yun ang pinakamataas na liga, pero dito na sa Paslab Yamagata, Division B2 na. So bumaba na ito pong kuponan nito po ni Roosevelt Adams. So yun nga, medyo critical na rin siya dyan sa Yamagata dahil hindi nga rin siya masyadong napapasok kahit hindi masyadong nakakapuntos ng maayos at magandang minuto ito pong si Roosevelt Adams. At bali-balita nga, pag na-expire na rin ang kontrata nito, ang balik talaga nito mga broad sa PBA kapag wala nang kumuha sa kanya dyan. Dahil pababa ng pababa ang kanyang division sa Japan B-League mga kabroad. So yun nga, ito pong barangay Ginebra San Miguel, alam naman natin, nasa Terra Firma Jeep pa lang itong si Roosevelt Adams, gusto na nila itong kunin. Yes mga broads, dahil alam naman natin ang Ginebra, punterya talaga nila yung mga first pick. Like ito pong si Adams, son of Hardinger, di ba? Nakuha nila yan. So yung mga malalakas talaga ng ibang koponan na farm team, gusto ito ng Barangay Ginebra San Miguel. So itong si Adams, once na ma-expire na at mapaso ng kanyang kontrata dyan sa Yamagata, eh yun nga, o-offer na ito ng Barangay Ginebra San Miguel. At yun nga, bali-balita nga ngayong taon na rin yan. So ngayong All Filipino Cup, hindi rin natin alam kung makakahabol si Adams dahil syempre may kontrata pa siya dyan sa Yamagata. So mga broads, hihintayin ito ng Barangay Ginebra. Sabi nga nila, ala Jamie Malonzo rin ang laruan nito, ala Jeremiah Gray. Eh bruin nyo yan, tapos madagdag ba? Ito pong si Roosevelt Adams na 6'5". So kung hindi nyo kilala si Adams, dati nga itong kasama sa Gilas Pilipinas with Jordan Clarkson pa. So siya yung mga shooter rin ng Gilas players and 6'5 shooter and forward din mga kabroad. So maganda ito kung itong mapunta sa Barangay Ginebra, maalagaan, masusubukan at yun nga, mai-improve nila yung laruan po ni Roosevelt Adams. Dahil syempre alam naman natin ang SMC teams, SMC management, magaling itong kumuha at mag-keep ng mga players nila. Kung mapapansin nyo, wala rin talagang SMC player na pumunta na ng Japan B-League teams or kahit anong liga dyan sa ibang bansa dahil maganda talaga ang programa dito. So si Adams mga broads, magandang factor din ito sa Ginebra. Alam ko nga, paborito rin ito ni Coach Tim Kuhn dahil isa rin siya sa mga coaching staff dyan dati sa Gilas nung kinuha nila si Adams sa lineup na yan with Jordan Clarkson na rin. So maganda ito mga broads, malaking player, athletic, good rebounder, magandang skill set. Kailangan lang talaga ng minuto ng confidence na ito ni Roosevelt Adams para nga mas tumakas siya lalo. So sa Ginebra, tamang-tama siya dito dahil syempre gusto nilang palakasin si Roosevelt Adams like ito pong mga conditioning training nila off-season. So mga broads, Roosevelt Adams to Ginebra, this season na ba? Kung mapaso na yung kontrata niya sa Yamagata. So salamat po sa panonood mga broads, this is Overrated Highlights lang. I'm out.